Hey guys, nagbabalik na naman ako sa aking YouTube channel. Una sa lahat, bago ko umpisa ng video na to, nais kong magpasalamat sa mga solid supporters ko dyan kasi nasa 600 subs na ako. Parang kailan lang nung nasa 100 something, 124 ata yung... I would like to say thank you sa 125 subscribers ko. Maraming nagre-request sa mga comment section, gusto daw nila ng tutorial. Ngayon ito, itatry ko nang gumawa ng tutorial ngayon. Pero may mga iba akong iibahin dun sa project kong nahuli. Katulad nung yung frame niya, masyado siyang mabigat. Okay na, matibay naman yung ganung frame, kaso ayun lang, masyado siyang mabigat kaya iisipan ko siya na paraan. Tapos marami rin mga nagtuturo sa akin sa mga comment section na dapat daw ganun, ganyan. So ayun lang guys, let's get started. So ayun guys, meron ako dito marine plywood. Ito yung gagamitin ko sa pool natin. Ayun yung tatak. Yung price nito is 1,200 pesos. Yung size nga pala ng pool natin is 3 feet by 5 feet. Pero sosobrang ka ng 5 inches para sa kakabitan ng banda. So ito guys, lilinyahan ko siya ng tig 2.5 inch sa parehas na magkabila. Kasi dito ko ilalagay yung banda natin. Kaya sinobrang ko siya ng 5 inch kanina. Ngayon guys, hindi ko na siya ikakat ng buo. Magtitira na ako ng tig isang pulgada sa edges niya. Hindi na siya katulad nung nakaraan na lahat tinanggal ko katulad nito. Mas maliit na rin pala guys itong butas nitong ginagawa ko ngayon kaysa nung nakaraan. Kasi may nagsabi na masyado daw malaki yung butas. Bale, ito yung part na matatanggal guys, pero hindi ko muna siya tatanggalin ngayon kasi wala pang support itong nasa edges niya. Kasi tig 1 inch lang yan eh, madali lang mabali.
So ngayon guys, magkakat ako sa plywood ng 3/4 by 4 inches. Bale, ito yung magiging parang brace na niya. Hindi na yung good lumber na kagaya noon na sobrang bigat. So ito guys, nakapag-cut na ako ng 3 pieces. Ito yung pupunta sa ilalim ng table natin at magsisilbing brace niya. So ito guys, para maganda yung dikit ng kahoy is gagamit ako ng Pioneer Wood Glue. Remind ko lang guys, hindi ito sponsored. Dito guys, gagamit ako ng diuno na pako. Kasi kapag mas malaki pa sa diuno yung gagamitin ko, baka lungsot din sa kabila. Masisira lang yung pool. So ito guys, ito yung natapos ko ngayong araw. Itutuloy ko na lang siguro ito bukas kasi medyo hapon na. Hindi lang masyadong alatas sa camera. Tsaka kung makikita nyo guys, nilagyan ko na din ng glue dito sa pinakagilid niya para wala nang kawala. So yun lang guys, see you bukas. So ngayon guys, next day na ngayon. Yung gagawin ko ngayon is gagawa ako nung pinaka-stand ng pool table natin. Bale, magiging ganito yung itsura ng paa ng pool natin guys. So ito guys, dahil naubusan ako ng plywood para sa isang paa, ay bumili ulit ako ng isa. Pero mas mahal na to, 1.3 ko na siya nabili. Which is okay lang naman sa akin kasi kakailangan ko pa naman para sa mga sidings ng pool. Bale, ito yung brand niya guys. Made in Philippines din siya. Ito na yung nagawa kong dalawang paanong table natin guys. Hindi ko na siya nirecord kasi masyado nang mahaba tong video na to. Susunod kong gagawin ay yung magiging support nito.
guys, yung gagawin ko naman is yung stopper ng stand niya. Gagamit ako ng 1x1 na nabili ko sa lagang 90 pesos. So ayun guys, ito lang yung natapos ko ngayong araw. Kung pagkukumparahin ito sa dati kong build is malayong mas madaling gawin ito kaysa dun sa nauna. So ayun katropa, kung nagustuhan mo tong video na to, please like, at kung gusto mo namang ma-notify sa mga susunod na videos ko is please subscribe and hit the notification bell. Ulitin ko mga katropa, maraming salamat sa mga nanonood sa aking channel kahit na ganito pa lang yung mga nagagawa ko. Nga pala guys, bali yung overall na nagastos natin sa video na to is 2,609 and counting pa lang po yun. Maraming salamat po. Peace!